First blood. Bakit daw kahit sobrang busy ko na pero nag-exercise ko rin. Guys, alam nyo, pag healthy ang katawan nyo, ang pag-iisip nyo healthy din. At ang nagiging action nyo healthy din. At ang nagiging result ng buhay nyo is healthy din. Kaya napaka-importante po na kung gusto maging successful sa buhay, hindi lang dapat puro ito, even physical. Kasi iba yung magiging decision making nyo kapag healthy ang katawan nyo. Sa leadership kung kaya nga dapat kilala mo daw lang yung boss, kung ito sila, ipupush mo lang sila ng konti dito, nang dahan-dahan na hindi nila namamalin, ang layo na pala nang nararating. Hindi mo na sila pwedeng ipush ng sobrang sagad, kasi pag pinush mo sila ng sobrang sagad, quit yan. Kumbaga parang nasolid talaga ng sobra. Para makikita mo sa mga trainer, kunwari di ba pag sinuntok mo, gumaganon-ganon. Hindi, kahit tigasan niya, hindi yan gagalaw, kaya lang gumaganon para feel mo malakas suntok mo. Applying, pag ano, buti na lang talaga na networker tayo kasi kagaya ngayon, Sabado, masasaya yung mga empleyado, pero kinabukasan, tapos lalo na pag Lunes, wala na yung ano, kumbaga wala na excitement. Kasi nga, trabaho na naman. Pero samantalang sa mga networker, ordinary days lang. Even ako yun ang reason bakit ako nag-networking kasi gustong-gusto ko yung ako yung gumagawa ng schedule ko. And naiintindihan ko rin, ng pinaka-reason pala bakit maraming taong hindi nagiging successful, kasi gusto natin ang comfort zone. Na kung iisipin, ang comfort zone pala ang pinakakalaban natin. Ang empleyado kaya nahihirapan mag-succeed kasi nakontento din sila sa kinikita. Nagiging masaya ng Friday, Saturday, Sunday malungkot ulit, masasagad yan ng mga Thursday, kaya lang marirecharge sila ng Monday, ng Friday kasi gigimik na naman. Masasagad yan ng 12 at 13, pero ako 14 at 15 masaya kasi may sweldo. Umiikot lang sila sa comfort zone nila, hindi sila nasasagad, kaya hindi rin sila nagbabago buhay nila. Kasi makikita mo lahat ng tao na naging sobrang successful, may point silang pakwit na paayaw na sa buhay or down na, saka lang sila nagsumikap, saka, sige ayoko na ganitong buhay, gusto ko ng baguhin, pa!
dun yun. Kaya kung gusto mo magsakid sa buhay, ang comfort zone, siya ang kalaban, hindi siya kakampi. Ang mahalin mo dapat, yung progress, yung changes lang. Yung ba talagang reason nyo or ayaw nyo lang ng commitment? Hindi ba mas madali sana kung bawat isa sa inyo meron vouchers para madaling i-trace kung sino ang kumuha at hindi? Sige, sige po. Tawagan ko na lang yung nag-desisyon para makausap ko. Sige, salamat. Ay, naku. Yan, maraming tao na ang tatagal pumasa nyo sa buhay or lumaki yung grupo. Ayaw na ayaw ng obligasyon na hindi nila maintindihan, kaiiwas na mo ng obligasyon, mas magkakaroon ka ng obligasyon. Hi guys! If you like my videos, click subscribe below for more updated content. Don't forget to share!